Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po sa Divine, sa ating Holy Spirit, Ascended Masters, Elementals, Universe, Ancestors, and Spirit Guides. Okay, so now, syempre, again, ako yung magpapasalamat po sa lahat-lahat ng mga patuloy po na na nakikinig, patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. And sa mga bagong subscribers is maraming salamat din po, no? So, malapit-lapit na, no? Konting kempot na lang po, magiging 10K na tayo. So, again, as I promise, talaga po magbibigay ako na papakita ko sa inyo yung kalog. Ang sinasabi sa kanyang itlog. Okay, so ito po siya. Ito po yung kalog, no? Nakakalugin nyo lang po yan. Yan. So, di syempre din nyo po maririnig yan. Pero ito po yung isa sa ibibigay ko na papaswerte po to sa negosyo, no? Huwag lang po gagamitin to sa sugal. Okay? Huwag lang po gagamitin sa sugal, okay? So, meron din po akong alaga na ganyan. And tested ko po talaga yan. Kailangan nyo lang po siyang talagang, alam nyo yun, magkaroon kayo ng connection, matinding connection, ano? And yung paniniwala, syempre. Iba pa rin po talaga yung paniniwala. Yun. So, yun eh, is, kumbaga, tested ko na yan. Kakalugin nyo lang po to ng 3 beses. Then, ano na po yan, antayin nyo na lang po yung resulta, no? Again, ang ano po nito is papasok. Kailangan nyo nag-end kayo sa paganto. Huwag po yung paganon, no? Kasi pag kinalog nyo siya, diba, 1, 2, 3, kailangan paganto po. Huwag pong paganon, okay? So, ganun po siya, no? So, yan po yung akin po. Siyempre, buhay na po yung ganyan po. And talaga po, ang laki po na naitutulong sa akin when it comes to, ano talagang, financial matter. Okay? So, parang gusto ko pong magbasa ng mga comments. Ang tagal ko pong hindi nag-shoutout, no? So, magsha-shoutout po tayo ngayon. Pero, kailangan ko po munang buksan ang ating, teka muna, hinahan ko po muna. Kasi magsisisigaw na naman ako dito. Yun. Okay. Ayan. So, ano muna tayo? Mag-pray po muna tayo habang nag-advertise po muna. Okay. Again, yung ano po natin, healing po, no, is ano po yan, ha, sa end, bago po after po mag-reading, doon po ako mag-healing po ulit, no? So, ganun na po tayo everyday. Okay? Bakit yan, no? Doon agad. Okay, so ang last po natin na reading is yung bingi ang universe, no, sa pagsusumamo niya na ibalik sa kanya ang lahat na meron siya. Tama ba? Okay, tama. Okay, so yun. So now is, yan. Okay, so ilan ba yung mga ano natin? Wow. Okay, so meron pong nag-send na, ano to? Super thanks stickers. Thank you sa iyo. Thank you kay Peace Love. Ano 'yun? Peace Love 333. 'Di ba? Thank you so much and God bless sa iyo. And what else? Meron pa ba? Titingnan natin kung meron pa. No, malay niyo meron diyang nag super thanks stickers din. Actually last nitong mga nakaraang mga reading po natin, may nag-send din po pasensya na po kayo at hindi po kasi ako nakapag-shoutout din. Pero nagpapasalamat din po ako doon sa nag-send po ng donation sa ating YouTube channel. Okay, so marami-rami din po ang nag-comment dito, no? Okay, let me see. Okay. Minsan po kasi nag-ano rin ako kung mga question ba. Pero mas marami po yung nagpapasalamat, no? Ayan. So, ayan. Tulad ng continue giving message to people, I'm happy it's helped sa sambayanan. Yes, sambayanan. Okay, so ngayon po mas actually yung ano natin ngayon, yung reading natin ngayon or yung topic natin ngayon ano, is mas interesting, no? Kasi ito po is nag-base po siya sa aking crystal ball kanina. Kasi po, lately, hindi ko po siya nagagamit kasi dito ko lang po siya dinadasalan.
kanina po pinuwesto ko po siya doon sa altar ko. So may mga nasaga po ako na mensahe. So mamaya ako po ikukwento. So magpe-pray po muna tayo, hingi po muna tayo ng basbas. Kaya ito pong mga ito ang nakalabas ko mga cards, no? Kasi basta mamaya, iyan ako yan sa inyo. I-share ko sa inyo kung ano nakita ko sa crystal ball. Okay, pero kumbaga ito, kaya ako lang naman to inilabas, no? Baka sakali na meron pa siyang gustong, alam niyo po yun, yung expand pa yung message na nanggaling po doon sa crystal ball. Ngayon po, parang hihingi lang po tayo ng konti na mensahe dito po sa mga cards na ito para po mas maliwanagan po tayo kung ano po talaga ang naisihatid ng mensahe ng crystal ball. Okay, so let's start. Panginoong Hesukristo Ama, Diyos Ama sa langit, ako po ay naririto muli. Kasama po aking mga subscribers, followers at viewers at iba pong tagapanood. Ako po ay humihingi sa inyo ng basbas. Kami po ay humihingi sa inyo ng basbas na pakibasbasan po ang mga barahang ito, itong mga cards ko po na ito, para po mabigyan po ng mas maliwanag po na explanation or mensahe yung buong ipinakita sa akin ng crystal ball ko kanina. Naway maibigay ko po ang tamang mensahe na magmumula po sa inyong napakalalakas sa kapangyarihan, bala na tugo, banal ng alo, banal espiritu. Ako po yung nananalangin din na kami po inyong iligtas sa mga pahamakan, disgrasya sa kuna at ang klase ng karamdaman at tukso at bigyan po ng kagalingan ng mga may mga karamdaman. Lalo-lalo na po may mga matinding karamdaman na galing po sa espiritual. Marami-marami salamat po. Amen. Okay, so let's start, no? Okay, so shoutout muna tayo. Tagal ko nang din nakakapag-shoutout, eh, no? Okay, shoutout kay Flame 1959. Money, come to me. Oh, your Aries. Okay, so Jeanette Olivar 2359, shoutout sa'yo. Lenny Kuya Bao 4440, shoutout po sa inyo. Yazuzalds 6029, shout out sa inyo. Ay, ba't yun? Nawala. Okay. And of course, peace.love333, shout out po sa inyo. Okay. What else? Joy De Leon 4610, shout out po. Dolly Requito, shout out. Donna Rubio 5829, shout out po. Dela, ang dami bago ah. Hello sa inyo. Ang dami yung bago. Hello. God bless po. Thank you po for joining us. Delani Agbayani 2551, shout out po sa inyo. Okay, Delia Comia 4451, shout out. Alia Nathan Ravelo 4535, shout out po. Marivic Baradi 1415, shout out po. Viana Verdadero, shout out. Lianita Tibor 2537, shout out. Elvira Hozaki 7656, shout out po. Jocelyn Dione 6320, shout out. Gloria Suzuki Kimoso 2240, shout out. Janelle and Gren 1015, shout out po. Mel Barasi 865, shout out. Gina Pedrialva 2171, shout out po. Donna Rubio 5829, shout out. Michelle Enverzo 3039, tama ba? Shout out. Hilbert Hipolito, shout out sa'yo. Josie, shout out po. Elsa Salamat, shout out po. Ayan. Ludi Sokolowski, shout out po. Abigail Bantal 7306, shout out po. Marilo Kubacha, 700, shout out. Angel Tuano, shout out po. Julie Villamore, 8334, shout out po. Fatima Kamid, 2171, shout out po. Tess Vicente, shout out. Virgolin Care, shout out. Martelin Garin 661, shout out. Amalia Alejaga, shout out po. Sel Sasaki 56441, shout out po.
Terch Pitogo 2670, shout out po. Angel Ramirez, shout out po. Teresa, ang dami. Nene Lizondra 78, shout out po. Ano yun, sinabi mo? At Valentina Nozal 8313, shout out. Alicia Pelayo, shout out po. Azuzena Gai 7857, shout out. Lovely 23624, shout out po. Maya Palma 5941, shout out po sa inyo. Sherwin Desumala 5064, shout out po. Nancy Borja 247, shout out po. Delia Comilla 4451. Rainbow Romero 5127, shout out po. Jasmine Karikitan 306, shout out po. Pero po siyang message na good morning po, gusto ko pong ihiling ang apo ko na may bukol po sa dede. Siya po ay 15 years old. Kontakin niyo po ako dito, Miss Jasmine Karikitan 306. Try to reach out po. Nasa description box po yung number ko. Pwede niyo po kong tawagan. No, chat niyo po muna ako. Nora Briones 4237, shout out po. Okay, so sa mga gusto pong mag-avail, no, ng mga amulets, ng mga oils, nasa description box po ang aking number. Okay, saan po ba makikita yung description box? Okay, so kung ito po ang title, no, kung ayan po ang asamba, kung ayan po ang title natin, ano, andyan po yung more, ayan, andito po yung more, no, pipindutin nyo lang po yung more, ay, nawala. Okay, so pipindutin nyo lang po yung more, nasa dulo po yung description box. Tapos, ayan po, may makikita po kayong mga naka-hashtag dyan. And may more po ulit dyan. Yan po yung description box. Pipindutin nyo po ulit yung more. So, andyan na po lahat. No, yung details. Andyan na po ang contact number ko. Ayan. Okay. So, yan po. Ganyan lang po siya. Okay. So, let's start. Okay. So, ano po ba yung sinabi o mensahe na nakuha natin sa ating crystal ball. Okay, so nilista ko po yan kanina kasi po nagdadasal po ako niyan eh. So, pagka ganun po nasa harapan ko si crystal ball, talaga pong pag may naispatan po ako, is talagang sinusulat ko po. Kasi kailangan ko po itong i-address po sa inyo or i-send po yung mensahe. Okay, so dito is meron dito nag-show up, no? May nagpakitang imahe dito. And for me, and nasisense ko na this is one of your family member. Maybe it's your sister or a brother. Pero sa nakita ko po doon is babae. Okay? So, after a while, no, habang tinititigan ko po siya, naging monster po siya. No? Nag-iba po yung anyo niya. No? From parang maayos, no, as in taong imahe, pero after a while is naging iba yung itsura niya, nakakatakot, no? Maybe she turns or he turns to devil or what, no, or a monster, no? And also 333 shows up, no? 333, this is 3 o'clock and 33, no? 3333 on the clock, no, nung nakita ko yan. So dito is a message. Okay, so after that, no, nag-pray ulit ako, then afternoon is meron ulit ibang imahe, pero this time is mga ancestors mo naman yung nagbibigay sa'yo ng mensahe. So now is malalaman po natin dito, since this is your family member, no, so talagang tugma lang na talagang from your ancestors, kasi this is a bloodline, no, so parang kukuha tayo ng mensahe doon mismo sa family member na yon mo, no, and at the same time doon din sa mga ancestors mo, no, so malalaman natin yan kung ano yan and ano ba ang gusto nilang palabasin pagdating dito sa 333 na yan, ano, so kukuha din tayo ng meaning kung ano ba ang ibig sabihin ng naputol mo. Okay, so let's start na tayo. Okay, sa mga gusto po uling mag-avail ng ano, still available po ang ating healing oil. Okay, so
Maganda naman po talaga ang feedback natin sa healing oil, especially po ngayon na mas pinalakas, no? Bakit po? Again, yung oil po natin is galing po to sa dalawang bote na binabaran ko po, no? Na isinama ko na lang po dito. Pinagsama ko po. So, yung kalahati is sa kabila, isang bote, din yung kalahati is kabila. Mas pinalakas po yan, no? Ng mga orasyon po na nandito sa loob. Okay? So, kung sino po yung gusto mag-avail nito, no, PM lang din po. Again, doon po, andun po sa description box yung ating number or details, no. So, papakita ko rin ulit sa inyo yung bote na pinanggalingan yan. Okay? Para po alam nyo lang. Okay. Ito po kasi, ito po muna tayo. Dito po muna tayo sa isa. Okay. So, as you can see, marami po yan. So, marami pong orasyon yan. And, andito po yung mga herbs. And, at the same time, ito po yung talaga may mga crystals, no? Lahat po ng pangontra sa kulam andi dito. And, at the same time, lalong-lalo na po doon sa may mga business na lumubog. No? Kasi po ako din is apektado po niyan before. So, kaya po, special ko po yung mga ganon, no? Na kailangan ko pong i-break yung mga ganong curse. No? So, ito po yon, no? So, ito po is una kong inilalagay dito. Ito po muna, no? Ito po muna, kalahati nito is ang inilalagay ko dito. Then, ito naman po yung isa, which is, ito naman po is talagang, nako, ang dami pong hagip nito. No? Ang dami pong hagip nito. Actually, ito pag hawak ko po ito, ewan ko lang po ngayon kung bubula pa rin siya. Wow, tahimik siya ngayon na. Wow, so ibig sabihin, malinis ako ngayon. Ibig sabihin, wala po akong sapi ngayon. Okay, hindi siya bumula. Oh, kahit malita bubbles, wala po siya. Kasi po, noong pag hinahawakan ko ito, talagang bumubula. Okay, so ito po is, sari-sari din po ang laman nito, no? So, may mga herbs, no? And orasyon. Pampaswerte din is meron. And mga ugat, no? Na galing po sa iba't ibang klaseng puno na talagang tiwala po talaga ako na talagang the best to pang heal, especially po sa mga may barang, kulam, lahat, no? And ito po talaga is talaga makikita nyo yung top ng ano nyo is magbabubbles po to, no? Actually, ito din, marami na rin pong nagsabi sa akin na natatapon daw po yung langis nila, pero sarado naman. Okay? So, ito naman po is marami na rin po tong magandang feedback, no? So, kumbaga dito po sila nanggagaling. Okay? Dito po sila nanggagaling. And mas pinalakas lang po, no? Mas pinalakas, no? Para po talagang, alam nyo po, yung haplos lang ang gagawin nyo. Hindi nyo po kailangang magpisil, no? Hindi nyo po kailangang magpress, no? Para lang po guminhawa ang mga hihilutin nyo. Haplos lang po yan. Pag pinahid nyo po to, haplos lang, okay na po ang mga pasyente ninyo. Or kung sino naman po yung mga gagawin ninyo. Ayan. So, every now and then, every day po talaga is may prayers po yan mga yan. Kaya lagi ko rin po yan nasa altar. Kaya po talaga the best po yung healing oil na yan. Talagang pinagmamalaki ko po yan dahil talaga pong binasbasa ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ang aking mga gamit. No? Hindi lang po yan, pati po yung mga amulets. Okay? So, PM lang po kayo. Pati po sa mga appointment ng for reading, by appointment po tayo. Okay? So, ngayon po is full slot na po ako hanggang Tuesday. So, yung kung meron po magpapabook, miraculous na po ang inyong susunod na schedule. Okay, so let's see. Ah, meron pa pala dito. Okay, so meron pa palang ano, no? Bukod doon sa family member mo na nagpakita sa akin and nag-turns to monster and may lumabas na 333, no? And ano pa ba? And message nga from your ancestors is, meron din ditong isa na nakita ko na isang demonyo talagang literal ang nakita kong lumabas. Pero, with the sharp tooth, no? Carrying the person, yung person mo is hawak-hawak niya. And parang meron siyang binubuga na orasyon, no? Meron siyang binubuga na dasal doon sa person mo. Etong devil na to, no? Pero alam nyo, kung makikita nyo lang kung ano itsura ng person nyo, nahawak siya ng demonyo, nakalupaypay siya. Lupaypay siya, bagsak ang kamay niya.
wala siyang malay na habang siya ay dinadasalan. So let's see kung ano yung sasabihin sa atin ng mga cards, no? Kung ano ba ang gusto niyang ipahatid na mensahe. Medyo ano yun, ano? Actually, pwede pa sana eh. Pwede pa sana. Mas gusto ko po kasi yung habang nagpe-pray ako, nagbabasa ako ng crystal ball. Para mas ano po ako, secured po ako eh. Para at least alam po pong Holy Spirit po yung kasama ko habang tumititig ako sa crystal ball. Kasi po yung crystal ball is hindi pa po kami masyadong, alam niyo yun, hindi pa po ako ganun ka attach sa kanya. Matagal pa po ako bago makakuha ng mensahe. Parang kailangan ko muna siyang titigan ng mga 5 minutes bago po mag ano, bago po may magpakita ng imahe or mensahe doon sa crystal ball. Pero alam po pong darating po ang panahon na magkaka at least malapit-lapit na po ngayon. 5 minutes lang, dati po 10 minutes eh, bago ako makakuha. Ngayon po 5 minutes lang, nag-a-appear na po siya. And automatic, pagka ako lumingon, nag-iiba na po kagad. So, pagka nakapasok na po ako dun sa crystal, andali na po eh. Andali na po ng mensahe. Okay, so first card is be careful. Teka lang po, ano ko lang po ito para ito po yung naka-highlight. Kasi kailangan ito po yung makuha kong mensahe. Kailangan ko pong idikit para yan po ang lumabas na mensahe. Okay, so be careful. Be careful dito sa lumabas ng unang imahe na sinasabi ko sa inyong family member niyo. Kailangan niyo pong, yes, kailangan niyo pong mag-ingat. No? Kasi nagsisend siya sa inyo ng evil eye. Ano ba to mga evil eye na to? Ito yung mga demonic entities, no? Or mga spiya niya na nagpapadala sa'yo. So, itong person na to is still na under, ano siya, under parang may kakayanan talaga siya, pero andun siya sa dark side, no? Kung ikaw is nasa light, then siya is nasa dark, no? So, kailangan mag-ingat ka, no? Triplihin mo ang ingat. Triplihin mo ang, or hindi lang triple. Basta, lagi mong iisipin na kailangan mo ng gabay ni God, or lagi mong kakausapin dito si God para lagi kang protektado. And, we all know na talagang ikaw is divinely protected ng divine. Okay? But still, huwag tayo magpakampa. Yun lang naman lagi kong sinasabi sa inyo na hindi porket nalaman ninyo na kayo is well protected ng divine is yung papakakampante na kayo, parang hayahay na ang buhay. Hindi, no? Kasi anytime is pwede kayo. Alam niyo yung kumukuha lang ng tiyempo yung mga yan eh. Kung tipong nakalusot, lulusot. Okay? So, itong nagpakita rin sa akin sa crystal ball is power hungry, no? Na kumbaga, andito yung talagang hindi niya. Alam mo yung ayaw niya magpatalo, talagang into competition siya. Alam niyang, ano siya eh, very competitive siya na parang ayaw niya magpalamang sa'yo. Ayaw niyang pumayag na ikaw yung mas malakas sa kanya ngayon. Na siya is nawala ng kakayanan at ikaw ngayon ang talagang pinagpala. No? Kasi nasa divine ka eh. Diba? May divine light ka. No? Paano ngayon yun? No? Mahirap po kasi yung mga tao na kasi ito is ginaya ka rin ito eh. No? Pilit kanyang ginagaya physically, pilit kanyang sinusundan yung yapak mo. Pilit niya parang kung ano yung physical anyo mo, is gusto niya ganun din siya. Kung sexy ka, gusto niya sexy siya. Kung gusto niyang naka-shetty ang buhok niya, gusto niya shetty ang buhok, gusto niya shetty rin ang buhok niya. Yung ganun. Yung tipong meron kang maputing o makinis na balat, gusto niya siya rin ganun. Pipilitin niyang tapatan ka sa ganun. Sa ngayon, ang nangyari kasi is spiritual to spiritual tayo. No? Spiritual to spiritual kayo eh. Nilabanan niyo ngayon. So, nakikita niya, no, noong mahina ka pa, sige ang bira niya eh. Kasi kalakasan niya yun eh. Sige ang bira niya. Sige ang tama niya. Sige ang patama niya sa'yo. Sige ang parusa niya sa'yo. No? Na talaga namang tuwang-tuwa siya sa mga pinagagawa niya. Kasi talagang successful siya eh. Nag-success siya eh. No? And ikaw yung talagang lubog. Ikaw talaga yung talagang hindi makapalag. Kasi wala ka eh. Ibig sabihin, hindi mo pa siguro that time, no? Is wala pa dun yung kahit spiritual awakening or awakening na tinatawag is wala pa sa'yo.
No? So, hanggang sa parang sinabi na nga ni God dito, enough. No? Na kailangan mo na tumigil, kailangan mo nang kailangan ka ng parusahan, kailangan ka ng kastiguhin. No? That's why binuhay na sa'yo ni God kung ano yung kaalaman na meron ka na mas malakas ka sa kanya. And now, hindi siya pumapayag. No? Dahil talagang ano to eh, power hungry to eh, sakim to eh. No? Sakim yung taong to. Na talagang gusto niya siya lang ang meron. Ikaw wala. No? So, tingnan natin kung ano pa yung gusto niya. Game over. No? So, game is over. No? So, andito yung, sige lang, maglaro ka na maglaro. Sige lang, bumato ka ng bumato. Pero ando nga kasi yung talaga, hindi ka na tinatablan eh. Hindi na tumatalab sa'yo yung mga bato niya. Yung mga spell word niya, mga rituals niya, mga palipadhangin niya. Wala na. May goodness. Alam mo, etong taong to, pinipilit, kinukonvince niya na lang yung sarili niya na may kakayanan pa siya. Pero ang totoo, wala na. Okay? Wala na siyang power. Wala na siya noon. Walay na, walay. And now, siya is nagsasuffer ng ganito. Sleep paralysis. Talagang halos hindi siya makatulog, hindi siya maka, alam mo yung, kung natutulog siya ng madaling araw, ngayon talagang halos minsan, kung makikita niyo yung mukha niya, grabe, para siyang tumanda na hindi mo maintindihan. Kasi yun yung gusto niyang mangyari sa inyo. Kasi alam niyo, tingin ko dito, ikaw is nagkakaroon ka na ng glow, nagkakaroon ka na ng huge transformation when it comes to your physical, sa physical, no? Kasi, kung before is parang andun yung aburido yung mukha mo, aburido ka sa lahat, hindi ka marunong mag-ayos, hindi ka marunong, alam mo yun, parang wala kang pakain sa sarili mo. Now siya ngayon yun, bumabalik lang. No? Pero mas worst yung kanya. Yung tipong, ang age na lang siguro is siguro mga 30, ganyan, or 40, ganyan. Pero ang edad niya, 50 na. Ganun ang tingin, ganun na ang itsura niya ngayon. Parang 10 years older siya ngayon sa itsura niya. 10 years, 20 years older na siya. And talagang makikita niyo sa physical na anyo niya is talagang, ano siya, aburido, no? So now is failed siya dito, no? Kasi kumbaga, yung ano ka, yung parang patigilin ka sa kung anong ginagawa mo, especially sa mission mo, especially sa pagkakaroon mo ng magandang buhay ngayon, no? Is hindi siya nagtagumpay. Kaya iritado to, buisit na sa sarili niya, no? And sa buhay niya, kasi paano, parang iniisip niya ngayon na paano nangyari yon, paano ka nagkaroon ng ganyan, paano ka biniyayaan ng ganyan, paano mo na itawid, paano ka nakas, paano mo na isave, I mean, paano ka nakaligtas dun sa mga binato ko, especially dun sa death spells na binato niya sa'yo? Kasi for sure, meron kang death spells before. And for what I remember is parang 5 times, no? 5 times kang pinabagsak nito, pero hindi sila nagtagumpay. Okay, so which? Tingnan natin kung anong iibabaw. Okay, so we have the talagang ito yung ginawa sa'yo, no? Merong black magic and voodoo doll involved sa ginawa sa'yo. So, maybe kung ano yung nauna man dito, kung black magic or voodoo doll, pero pareho itong ginawa sa'yo. Okay? Voodoo doll and black magic na parang, yun nga, na in-isolate ka niya. Nilagay ka niya sa isang lugar. Nilagay niya sa isang gamit na para hindi ka na, parang ang laging thinking mo is hopeless ka. Na parang wala kang kakayanan, na inutil ka, na wala kang silbi. Ganyan yung isiniksik niya sa utak mo, na hindi ko kaya to, na maduwag ka, yung ganun. Okay? Okay, so tingnan pa natin. Ay, ang dami. Ito lang. Ayoko na marami, di ba? So, kailangan natin ng mga kaisa-isa lang. Okay. Okay, so financial crisis, eto na siya, no? Kasi in-underestimate ka niya, and dahil meron kang spirit team warrior, kaya napagtanggumpayan mo yan, no? Kaya, again, yung mga guides nyo po, mahalin nyo, pahalagahan nyo, no? Pakainin nyo, painumin nyo, dasalan nyo, no? And lagay nyo sila or lagay nyo sasama sa mga prayers nyo na kailangan itong
mga guides nyo na ito is mabigyan ng napakalakas din na protection, nabigyan ng mga sandata at panangga, damit, pandigma, para lagi sila tagumpay. Dahil sila, again, sila muna ang sumasalo or sila muna ang sumasangga na kung ano ang dapat ibato sa'yo nitong person na ito, sa'yo, sila muna. Sila muna yung nasasaktan, sila muna yung duguan bago dumating sa'yo. Mayroon man dumating sa'yo, pero hindi na ganun kasakit. Tatandaan nyo yan. Kahit na po kayo, meron po kayong ginamot at sinamin bakit ganito, ganyan. Hindi ba po kasi hindi naiintindihan niya ng mga pasyente, no? And for some healers also, no, lalo na kung sa mga bago-bago, hindi po na kayo tinatamaan. I mean, tinatamaan po kayo, no? I want to be honest with you. Totoo po tinatamaan kayo, no? Lalo na po sa mga bago-bago pa lang. At hindi pa ganun palakas sa mga tangan, meaning yung mga amulets, no? Kailangan po dito is, alagaan nyo din po yung mga amulets nyo, yung mga medallions ninyo, bigyan nyo po sila ng buhay, bigyan nyo sila ng pagkain, bigyan nyo sila ng pagmamahal, pagpapahalaga. Huwag nyo pong baliwalain ang mga amulets nyo. Kung paano nyo rin po kinakausap ang mga ascended masters, spirit guides ninyo, ganun din po sa amulets, kasi yan po ang lagi nyo kasama eh. Dinaig pa po niya ng asawa, no? Kasi yan lagi nakadikit sa katawan nyo po yan, no? Yung mga ganyan, no? Nasa inyo po yan eh. Ang asawa nyo po ba nakadikit sa katawan nyo? Hindi, di ba? Ang boyfriend nyo ba nakadikit sa katawan nyo? Hindi, di ba? So, ito po na nagbibigay sa inyo ng protection lagi, no? Protection, swerte, no? Yan po ang bigyan nyo ng pagpapahalaga. Dahil na andyan din po yung mga, spirit, no? Yung Holy Spirit, na andyan din yung mga basbas nila. Kasi binasbasan nyo po yung mga yan, binuhay nyo po yan sa pamamagitan po na ng malalakas na kapangyarihan, bandal na dugo, bandal na ngalan ng mga ascended masters po ninyo, di ba? So, kaya kailangan pahalagahan nyo po yan. Magpakainin nyo po yan, no? So, financial crisis, wala na po yan sa inyo. Pero sa kanila, ngayon pa lang nila ine-embrace. Actually, last year, ine-embrace na nila yan. Meron na silang yan. Meron na silang paghihirap. Meron na silang hirap na sa pagbabudget, lumubog ang ganito, nawala ng trabaho, nagkasakit, ganyan, no? So parang alam niyo yun, may dumadating na pera pero lahat dinadala sa mga gamot, sa check-up, ganyan, no? Or worse, may mga nauoperahan, mga ganyan. Kasi yan din po yung mga binigay na sakit sa inyo, no? Na kayo eh maoperahan, na ikaw eh magkasakit ng ganito, magkaroon ka ng bukol ng ganito, ubuhin ka ng ganito ng apat na abuan, mga ganyan, no? So yan yung mga binato sa iyo na ngayon bumabalik lang po sa kanila. Kasi bakit? No, ito is hindi po to agad-agad na bumalik sa kanila, no? Andito yung talagang nag-backfire, no? And kasi ang ginawa mo lang naman dito is let God mo. Hinayaan mong Diyos ang magbigay ng kaparusahan or judgment day sa kanila. And this is the perfect time for them na ma-reach nila yan. And alam mo yun, ay nako, ayan o, di ba? Backfired, di ba? With the help of your parents, no? Maybe, meron kayong parents na mayaka, no? Or maybe one of your, maybe mother or father, no, na parang nag-guide po sa inyo ngayon. Nag-guide sa inyo and isa sila, no, sa mga talagang to the rescue pagka kayo ay may mga attacks from your members of the family, no. Again, paninindigan ko po ito, this is from your family member. Okay, kung sino man po makaka-resonate, comment na lang po, no. Okay, so we have confused and expose. Yes, na-expose na. Kasi talagang ito, paninindigan ko po ito na this is one of your family member. And now, andito talaga yun, nako-confuse sila, no? Na talagang nag-iisip, no? Paano mo nagawa yung mga ganyan? Paano mo na itawid yung mga ganyan? paano mo na ibabalik sa kanila yung mga spell na binibigay nila sa'yo? Eh, hindi naman ikaw nagbabalik eh. Nagbabackfired lang. No? So, ang mga naghahatid din yan, yung mga gabay mo sa kanya, or mismo si God mismo ang may gusto niyan, na siya mismo ang nagbibigay ngayon ng mga kung ano yung nararanasan din. Okay?
heavy loads, check. Talaga ma-encounter nila yan. No? So, trust no one. So, since kanina is yung first card mo is be careful. So, this is also important, no? Na talagang trust no one. Be sensitive, no? Be sensitive sa lahat. Okay? So, we also have the healer here. So, maybe you're talagang a healer, no? Na talagang ikaw lang din ang makakagamot or ikaw lang din ang makaka-resolve lahat ng mga problema na meron tong person mo, na itong family member mo. Ikaw lang din ang makaka-heal sa kanya. Okay? Sabi ko na rin yan sa ibang reading. Paninindigan ko po yan hanggang ngayon. Okay? And this is it. Demonic entities, no? Is talaga keep on spying on you. No? Normal na yan. Kasi nalulusaw mo naman yung mga yan. Kaya-kaya mo lusawin yung mga yan. Kaya keribumbum lang yan. Ang, alam mo ba yung tapang mo? Mas matapang ka pa sa panabong ngayon. Magiging famous ka. So, ito na yung time to unwind. So, kailangan mo mag-unwind. Since andito na yun, maybe nag-start ka na rin na makilala, no? Maybe meron ka rin katulad ng ganito na YouTube channel or meron kang TikTok, meron kang Reels, meron kang sa FB account na meron kang ginagawa na talaga naman kasama na yung pagkakaroon mo ng parang nag-spread ka or parang andun yung nagsasalita ka ng words, I mean, mga words of wisdom, mga ganyan, no? Mga prophetic word or about God, no? So, alam nyo, kahit yung posting lang, no, malaking tulong po yun, eh. Yung mga quotes, mga ganyan, no, mas maganda po yun. No? Para po, nare-refresh po yung utak ng mga tao makakapanood. Nare-realize po kasi nila kahit sa mga quotes lang, no, na talagang, ang Diyos po is naandyan sa atin para tayo ay i-save. No? I-save, i-heal, lahat, protect, and mag-provide ng lahat ng mga needs po natin. Okay? Sila po yung tumutulong sa atin, Ascended Masters po ang tumutulong sa atin para po tayo makagalaw ng maayos dito sa lupa. Nang walang pag-aalindangan, walang pag-aalala. No? Ganun po. Okay? So, ito yung ano, ito yung way na para magkaroon ka ng karapatan para mag-unwind. No? Yung kasi nga, kilala ka na, syempre, andito na yung maraming mag-aaya sa'yo, mag-invite sa'yo somewhere, na ganito, ganyan. Bali ka rito, mag-relax ka muna. Ganito, ganyan. Iwan mo muna sandali yan, yung mga ganon. No? So, yan yun. Pero nasa sa'yo na yan, yun, na kung tatanggapin mo yung mga ganong offers. Nasa sa'yo yan kung gusto mong mag-unwind. Pero sinasabi ng Holy Spirit na kailangan mo mag-unwind and it's your time to shine. No? And dito sila gigil-nagigil sa pagiging famous mo at naging, alam mo yon, shine bright like a diamond ganun, no? So, marami pa. Marami ka pa. Kung itutuloy-tuloy mo yan, kung ano yung ginagawa mo ngayon na ginabubuti, no? Para sa lahat, na pagkalahatan, ano? Is hindi lang, parang alam mo, every time na magkakaroon tayo ng reading na ganito, laging lalabas yan. Yung famous mo na yan and yung time to shine, no? Kasi, talagang ipinanganak ka, no? Or talagang kabuntot ka na talagang para makilala ka ng karamihan ng maraming tao. No? Kung hindi ka man Miss Universe, kasi ang Miss Universe, syempre, makikilala ng buong mundo yan, di ba? Miss World, no? Ng buong mundo, ganyan. No? So, hindi man maging ganyan, may ibang way si God para makilala ka ng buong mundo. Okay? May ibang way si God. Maybe yun na nga, no? Na sinasabi ko sa inyo na ikaw ay talagang messenger, no? One of the messenger ni God. That earth angel, okay? No? So now is andito yung sorry. Sorry. Right. So nagsusorry siya. Totoo ba? Nagsusorry ka? Oh, maybe yes. Kasi nga ito na yung nahihirapan na nga siya. No? Ay, nako. Nako, nako. Alam niyo, tatanungin ko ngayon yan minsan, no? Sa isang reading natin. Balance. Na kung ano nang ano na ang estado ng person na gumagawa sa'yo. No? Gawin natin yan minsan. Kung gusto nyo lang, ha, mag-comment kayo kung gusto nyo yan maging topic natin. Gandagad, tomorrow, kung sino lang pong gusto. Kahit mga 10 comments po, no, is yan pong, ano natin. Kung wala lang po papasok na vision na mamaya. Kung meron pong mensahe mamaya ang God, si God is, yun po muna syempre. Pero kung meron pong magko-comment sa inyo na gusto nyo alamin kung ano po nangyayari doon sa mga gumawa sa inyo ng black magic ng sa mall bahay sa inyo, yun po ang ano natin, i-reading natin bukas.
So now is kailangan niyo pong balansehin ang lahat, okay? Huwag po tayong magpadalos-dalos. Okay? Ang dami na naman bumaba. Okay. Okay, so you're untouchable and backfired. And we have the travel here. Okay, so you're also an empath. And here it is. Is either brother mo or sister mo ang gumagawa sa'yo. Diba? I told you, it's a family member. Okay? It's a family member. For what I saw, it's a sister. Okay? It's your sister. Okay? It's your sister. Yun kasi po ang nakita ko kanina, nag-turns to a monster or a devil. And now, andito yung parang binigo niya mismo ang demonyo, kaya parang siya ay binawian ng demonyo din. No? Yung ganun. No? So now, ito is na-expose na. Okay? So you're also an empath. No? Talaga namang, pero yung pagiging empath mo ngayon is aral na. No? Kaya mo nang balansin. Ay, parang hindi ka na-apektado. Na parang alam mo, yung before, no, bago-bago ka pa lang, no, as in, bago, no, na pagka ikaw ay lumabas or tal, tipo may nakakausap ka na medyo may mga problema, is andun yung apektado ka kasi na-absorb mo. Andun yung talagang ikaw sumasakit ang ulo mo, parang nanlalata ka ngayon, wala na sa'yo yan. Kasi well, ano ka na eh, well protected ka na eh. And alam mo na kung paano gamitin. No? Okay, so travel is here also. No? So talagang, meron kang mga places, no, na talagang pupuntahan. Maybe this month or next month is meron kang travel, maybe for a vacation or for a celebration, no? So let's see, tingnan natin 'yan. Okay? So since ayan kasama 'yan ano, sister and exposed. So, 'yun nga 'yung sinasabi ng crystal ball. So thank you Holy Spirit at naku, nagtali naman ang ating reading. Okay? Akala ko nga di lalabas yan eh. Kung sino yun. Kung sino yung nasa crystal ball. Pero, thank you Lord. At sinamahan niyo po kami ngayon at nandito po, lumabas po kung sino. Okay? Kasi babae po yung nakita ko kanina. So, it's a sister. Okay, so ito is eyes on you. Talagang, andyan yung mga evil eye talaga na sa'yo. Nag-i-spy sa'yo, nag-stalk sa'yo. Maybe, alam na niya na meron kasi sa social media. So, any social media platform na is binivisit niya, nag-i-stalk siya. Pero meron lang siya mga dummy accounts. No? So, careful. Kaya andito yung be careful. Okay? Pero kahit na alam mong meron ditong babala, no? Ang Holy Spirit o ang Oracle card ko, na be careful, no? Alam nyo kahit na anong gawin niya naman kasing attempt sa inyo, kahit anong attack ang gawin nila sa inyo, babalik at babalik po rin sa kanya. At hindi na po ito bibilang ng ilang araw, ilang ora, ilang linggo, dahil ora mismo darating yon, balik agad sa kanya yon, bounce back agad yon, backfired agad. Okay? Okay, so let's see. Oh, look, last card. Yes! Kasi andito yung power upgrade. No? Andito na yung ano ka eh. Alam mo yung, kailan ko ba last time to na sabi na meron kang power upgrade? So now, meron na naman. Maybe last week lang, or couple of days ago, no? Nandun ka sa power upgrade. Oh yes, maybe 3 days ago, no? Isang tarong ka dito ng power upgrade. Kung meron pong nakaramdam sa inyo na parang medyo parang nahihilo, na parang nangangapal yung parang yung energy nyo is parang pumakapal. Mararamdaman nyo po yan eh. Especially po sa mga healer, no? Nararamdaman nyo yan. Ibig sabihin po na nagkakaroon kayo ng power upgrade. Na parang feeling nyo po is parang pagod na pagod kayo. Kasi po binubuhusan na naman kayo niyan. Binibigyan na naman kayo ng power. O ina-upgrade na naman kayo nitong mga Holy Spirit, no? Meron na naman po silang dine-develop sa inyo. Ganun lang po yun. Again, hindi naman po lahat ng mga feeling low energy is dahil merong spiritual attack. Hindi po. No? Kaya nga po sa mga healers, kailangan nyo po malaman kung ano po yung difference ng nilalagyan kayo ng or ina-upgrade kayo or merong kayong attacks. Okay, iba po yun. Mararamdaman nyo naman po yan. Okay, so let's see kung ano pa ang mensahe ng ating Holy Spirit ni God. God, help me.
samahan niyo po ako with my subscribers and followers. Thank you. Okay, so itong taong to is kumbaga ngayon biktima na siya ngayon, no? Biktima naman siya ngayon ng mga, alam mo yung pamamarusa, no? Hindi lang galing sa taas, kundi galing din sa impyerno. Kasi abusado to masyado, no? Masyado niyang inabuso, na tipong kahit na meron ng inuutos o pinapatigil na siya ng demonyo, pero sige pa rin ang ariyan niya sa paggawa niya. Abusado siya, no? Dahil talagang ikaw din mismo is victim, no? Naging victim din, no? Victim ka din, no? Na talagang kung meron salitang demonyo, mas demonyo siya. Yung gano'n, na tipo parang kulang nalang sumuko sa kanya si Lucifer. No, yung gano'n. Gano'n siya kalupit. Okay? So, dito is yes. So, we have the oppression here, no? So, sinasabi lang dyan na, kumbaga, andito yung, hindi man, ano siya eh, parang, meron siyang silent attack na tinatawag, no? Yung tipong, hindi ka man niya kinukumpronta, pero andito yung thinking, no? Yung thinking niya na doon siya nagbibigay ng mga kung ano-anong bato ng salita, no? So, and at the same time, andito yung parang through his eyes, no? Is his or her eyes, no? Is andito rin yung nagsasalita siya, pero meron na siyang binabato sa iyo. No, meron na siyang binabato, mga hindi magagandang pananalita, hindi magandang orasyon, hindi magandang mga dasal. Ganyan siya bumira sa iyo ngayon. No? So now is, andito yung Good Samaritan or Charity, no, na parang, alam mo yung nakaranas ka man ng mga nakaraan na parang walang-wala. Pero andun pa rin yung talagang continuously isang doon yung nagbibigay ka pa rin. Still a giver ka, pero yun nga lang, hindi nakatulad ng dati ng bonggang-bongga. So ngayon is, ito rin yung ikinaiinis na sa'yo. Na parang, bakit ako meron? Parang ganito yung question na, bakit ako meron? May pera naman ako. Tanga-tanga nito, parang gano'n. Tanga-tanga nito, wala lang ang pera na mimigay pa. Yung mga gano'n. May mga gano'n siya. No? May mga gano'n siyang, alam mo yun, hindi mo malaman kung inggit o ano yung na umiiral sa kanya. Pero, yun yung isa nakikita niya sa'yo na buisit-buisit siya. Na galit-galit siya na kasi masyado kang giver. Na tipong inuuto ka na, pero sige pa rin ang bigay mo. Na kahit siya, parang, noong time na okay pa kayo, isang doon yung sinasabi mo, sige na, bigyan mo na, ganito, ganyan. Kaso siya, marami siyang satsat, marami siyang daldal, masabi siyang kuda, marami siyang kuda. Hindi naman magbibigay, no? So, kaya ang buhay niya, naging ganyan, miserable, no? So, now we have the, oh yes, oh, diba? We have the torture card here. So, yun yung nagtotorture sa kanya. That's the term, no, na talaga, torture siya pag pinapakitaan mo ng kabutihan ng maraming tao. Kasi siya sugapa siya. Alam niyo yung word na sugapa? Siya yun. Person mo yun, sugapa. Sugapa, sakim. Ganyan. And be thankful, no? Kasi, kumbaga, buti na lang di ka nahawa. Okay, so now, andito yung talagang pilit niyang, alam mo yung, may pagsisisi siya, very light, no? Pero andun yung, hindi niya alam kung paano niya uumpisahan. Hindi niya alam kung paano siya. Kasi, yun nga yung sinabi ko sa ibang reading na, andito na yung, kahit umiyak siya ng dugo. Ito lang, kagabi reading mo na, umiyak man siya dito ng dugo, is hindi siya, wala kapatawagan. Yung ginawa sa'yo. No? Kasi, again, ilang beses po siyang winarningan ni God, ng Holy Spirit, ng mga guides mo, ng mga angels, no? Hindi eh. Kahit nga mga gabay mo, sinaktan nito eh. Sa spiritual, sinaktan nito. Nakaramdam sila ng kagupit nito. No? So, andun yung talagang sana nararamdaman nyo yung ano, yung kung paano ko to explain sa inyo, kung paano kayo pinapahalagahan ng mga nag-guide sa inyo, ng mga nagpo-protekta sa inyo. Iba po. Iba. Alam niyo po yung parang mas mararamdaman niyo yung pagmamahal ng mga guides niyo.
kaysa dito sa mga tao na sa paligid ninyo. Dito sa lupa, iba po sila magmahal. Puro. Purong-puro. Iba po sila mag-alaga. Purong-puro. Ganun po nila kung kamahal. Magtatawag pa nga po sila eh. Ng makakasama mo. Para mas matibay ang protection mo. Not only you, but also yung mahal. Mga mahal mo sa buhay na pinoprotektahan mo din. Na sila na rin na pumprotekta. Alam nyo yun? Ay, nako. Ay, mali. Baliktad. Okay. Okay, so, okay. So, alam nyo yung ultimo, alam mo yung universe dito is pinapakita lang dito na talagang yung suporta sa inyo is talagang napakalaki. No? Ito, nauna lang po ako doon sa explanation ko kanina, pero ito po yung binagsak na. Hindi ko kasi siya na-open eh. Yun din po ang explanation ng card na yan. Na talaga kung sa pagmamahal at pagmamahal, solid po talaga. Walang kapantay. Yun. Walang kapantay ang pagmamahal nila sa iyo. No? Kaya itong dark magic na to, sape, sumpa, kung ano man, ano, is talagang andyan sila to break you. No? Andyan sila and to help you na, I mean, binubulungan kanila kung paano to i-break. And for sure naman kasi ikaw is talagang nilet go, let God mo to. Hindi ka tinura nito ng mga guides mo na gumante. No? Kundi mag-move forward, no? Na ilet go, let God mo ang lahat. No? Mas masarap po yung gano'n na ilet go, let God nyo po yung mga nangyayari sa inyo. Kesa po gumante kayo, manakit kayo, sinaktan kayo, mananakit kayo, hindi po maganda. Ganon po mangyayari, batuhan kayo ng batuhan. And ang mangyayari pa niyan, baka mamaya tubuan ka din ng sungay katulad itong person mo na to. Okay? And yung nature also loves you so much, no? Kaya may mga elementals akong laging binabanggit sa reading dito, no? Before ako mag-start ng reading. Kasi po talagang kayo is connected to nature, no? Sa Mother Earth is talagang connected po kayo, no? Lagi po kayo mag-grounding. Ako po hindi ko po nagagawa ang grounding, pero I'll make sure po na kasi po may mga halaman ako. So, doon ko po binubuhos, no? Doon ko po sila kinakausap, inaalagaan ko po sila, ganon. Grounding, may consider that's grounding na rin po, pero iba pa rin po yung grounding na talagang kayo po gusto matapak sa lupa mismo, yumayakap sa puno. Wala pa po akong puno, puro halaman, kasi puro po patuhan na dito eh, no? So, yun po, the best, no? Kasi sila po is talagang mahal na mahal din kayo. Okay, so let's see. Yun. Now see, the judgment is here. Diba? The law is here. So, andito na yung ano, kumbaga, hinahatulan na sila or may hatol na sila. And now, they want, again, confirmation, no? Na talagang they want peace. No? Parang gusto nilang magpunta sa'yo to ask about the chief. No? Pero, chief! Ganun na lang. Chief! Kasi naka-move on ka na eh. Diba? Naka-move on ka na and pinaubayan mo na to kay God and talaga naman na yung forgiveness is ibinigay mo na naman sa kanila, kaya nga andiyan ka na, ang dami ng ano eh, dami mo ng growth, no? Spiritual, mental, physical, emotional and even financial, no? Is talaga nagkaroon ka na ng growth and talaga nandun na yung ang dami mo na nagawa, ang dami mo na rin napagtanggupayan, especially sa mundo ng spiritual, no? Kaya kumbaga that's enough, no? Ano na eh, binigyan mo na ng closure yan, no? So, God, si God na din ang may gusto niya na magkaroon ka o mag-set ka ng boundaries dyan sa taong. Okay? So, kukuha lang po tayo dito ng tatlong cards, no? Okay, so one is Ten of Swords to eh. No? So, pinapakita lang dito na talagang ikaw is talagang protektado, no? Even yung chakra mo dito is well protected, no? Yung vision mo. Okay, so let's continue. So, okay. So, ito is, pinapakita naman, nakikita nyo naman, ano, na talagang, well-protected ka. Okay? Well-protected ka dyan. And, kumbaga, andito yung handa silang makipagsaksakan, no? Or pag, alam nyo yung saktan kung sino man naman na mag-attempt na pumasok dyan sa lugar mo or sa position mo. Agawin? Agawan ka? No. Andyan sila para sa lagi ng lahat.
kunin na nila, I mean, ano mo yun, banggain ang mga yan. Okay, and now, and this one. Okay. Okay, so now is, andito yung talagang, ano ka, oh, look at this. Diba? Meron ka talagang dito, alam mo yun, kumbaga, this one is the hermit, no? The hermit card na pwede nating sabihin na ikaw ay talagang andun na sa point na meron ka ng mga naitatabi na parang ano may well-guided ka din ng taas ng universe, no? Kasi andito din yung the moon, no? May moon, no? Doon sa pinaka hawak mo na torch, no? Na talagang nagbibigay ng kaliwanagan sa karamihan. Yung mga nasa kadiliman, ikaw ang magbibigay ng kaliwanagan, ng liwanag, no? And at the same time, dahil na rin yan doon sa mga spiritual knowledge na alam mo, no? Na ipinapalaganap mo sa karamihan, na nagsishare ka, no? So yun yung isa sa mga magandang gawain na ginagawa mo ngayon, na kaya maraming nag parang gahanap sa iyo na ano, naaaliw ganyan, mga ganun. Okay, so dito rin is dahil na rin to sa pagbibigay mo ng importansya sa karamihan na inaalagaan mo, minamahal mo, binibigyan mo, giver ka, ganyan. Hindi lang naman sa tao kasi ikaw nagbibigakaroon ng concern yan, no? Pati sa mga animals. No? So, andun yung concern mo na talaga nakikita ni God ng universe na talaga lahat, wala kang pinipili, lahat pinoprotektahan mo. So, dahil doon, no, sa pagiging mababang loob mo, magandang loob mo, is andun yung ibinibigay sa'yo ni God kung ano yung mga needs mo. Kahit hindi ka mag-ask, binibigay niya sa'yo kung ano yung mga needs mo. Okay? And now, we have the 1, 2, 3, 4, 5, 6 of cups. No? So, dito naman sa 6 of cups is talagang andito yung maraming nag-aabang, no? Or maraming darating pa sa'yo. No? Marami pang ilalagay, marami pang ibibigay, maraming darating, no, na mga blessings sa'yo. Okay? So, kailangan mo lang dito is ituloy yung pagka yung nga na maging mababang loob mo, kasi in return, no, kahit hindi mo hilingin, parang confirmation lang yan dun sa isang card na ibibigay sa iyo yan ng universe. This is from universe, so yan yung message sa iyo ng universe, na ikaw is talagang for ano kay alam mo yun, yung abundance sa'yo is ano talaga, overflowing. No, talagang, naku, mauumay ka sa kakabilang ng pera pagdating ng araw. Wow, wish come true to, ah. This is a wish come true. This is ano, message from your angels naman. Ay. Message from your angels. Ay, ata pala to. Okay, so first card mo is King of Fire. Then we have the Queen of Fire, Nine of Water, and Awakening. Okay. Okay, so dito sa King of Fire, no, is sinasabi lang dito na kumbaga, andito yung nagbibigay ka na ng mga tipong inspirasyon sa maraming tao, na kumbaga marami ka na naitutulong, especially spiritual and mental, no? Marami ka nang nabibigyan or na, ano yung nabubuhay yung mga, and yung mga nagtatago is nailalabas na, no? So, tuloy-tuloy mo lang yan. Okay? Dahil din yan dun sa parang dito sa Queen of Fire, no, kung bakit mo to na-deliver ng gano'n, dahil andito yung talagang pinag-isipan mo rin naman, no, kung paano mo to i-deliver para ka na makakapag-send ng mga magagandang salita sa karamihan, no? So, dahil din yan sa ano, tulong na rin yan nung parang dito sa Nine of Water, na marami ka kasi mga wishes, dreams, no? And alam mo yung unti-unti, lahat ng mga wishes mo na or minamanifest mo. Again, lagi ko naman ito sasabihin sa inyo na ikaw is a powerful manifestor, no? So, andito yung mga wishes mo is nakukuha mo na, pero mas higit pa dun, no? That's why yung parang yung happiness mo is andito na. Na dati, ilang taon or maybe ilang decades mo rin na parang mag-suffer ka na. Never mo itong naranasan. So, now is andito na. So, andito yung talagang, kaya very thankful and grateful ka kay God dahil na-receive mo na to. Okay? Sa mga hindi pa po nare-receive, nare-receive nyo po yan. Kung kayo po ay marunong nang mag-let go, let God, erase nyo po lahat kay God, i-surrender nyo lahat kay God yung mga burdens nyo, kung ano man yung mga
hatred na meron pa po sa puso nyo, itabas nyo na po yan, ibigay nyo po lahat sa kanya yan. Hayaan nyo lusawin niya yan. And papasok na po lahat ng mga swerte po sa buhay niya. Okay? So we have the awakening here. So now is, andito yung bang, ito kasi is about to dun sa person mo, no? Na parang, andun pa rin siya sa period ng awakening period, no? Pero andun yung, sa iba agad ang ginawa niya. Andun kaagad siya sa kaliwa. Andun agad siya sa parang, mali agad yung posisyon na ginawa niya or mali agad yung tinahak ng landas. Okay? So, ganun. Okay? So, now is, nawala na yung oras. So, andun na yung pinabagsak na siya and tinapos na lahat. Kung ano man yung meron siya dati na kakayanan na binili ni God, is biglang nawala. Biglang naputol. Okay? So, ito rin kasi is isa to sa mga kinaayawan niya. No? Yung King of Fire mo, Queen of Fire, Nine of Water, na parang alam mo yung lahat ng dreams mo come true, ayaw niya yan. No? So, parang siya na rin mismo nang pabagsak sa sarili niya. Na kasi masyado siyang power hungry and andun yung pagiging anong tawag, sagsugapa siya, no, na parang, yun nga sinasabi ko sa inyo, na ultimo si Lucifer ay gustong tumuko sa kanya, na parang sobra na siya. Yung ganun, na kumbaga, andun yung, eto halos ganito yung itsura niya, no, pero hawak siya ng demon, dun sa crystal ball na nakita ko, nakaganon yung kamay niya, pero yung nakita ko din isang kamay lang, no, pero halos ganito, na bumagsak siya, bagsak na siya. No, na ultimo parang ayaw na siyang bigyan ng second chance, ultimo ni Lucifer, no, kung sino man yun, no, na demonyo na nakita ko doon sa crystal ball na hawak-hawak siya, is kahit yun ayaw na siyang pabangunin or buhayin pa or maging masigla ulit, no, parang kahit siya, sila is sinasabi deserve niya kung ano man ang meron siya ngayon, no, kasi marami siyang, masyado siyang malupit, no? Okay? So, and yun na, doon na natigilan lahat ng mga kalokohan na mga pinagagawa niya. Okay? So, kasi dati nga, dati siyang ano, dati rin siyang King of Fire, dati rin siyang Queen of Fire, dati rin siyang Nine of Water. No, pero andun yung bumagsak na siya sa kung nasaan man siya dati. Bumagsak na siya. And now, ikaw ngayon ang namamayagpag and hopefully na ma-maintain mo yan, no? Yung tamang landas. Kaya lagi mo rin yung ipagdarasal sa taas na lagi kang hawakan sa kamay, gabayan, at isama sa kaliwanagan. Okay? So, yan na po yung reading nyo for tonight and for healing na po tayo. Okay? So, now is bow your heads and accept nyo po yung healing energy from God. Okay, so yan po. Maraming salamat po. And sa mga naka-resonate at di ba po nakaka-subscribe, pakiclick lang po ang subscribe button
And paki-like and share na rin po. Then, click nyo rin po yung notification bell para po updated po kayo every time po na nag-upload ako. So, maraming maraming salamat po and God bless. Bye!